So mga kasapi, mag-emergency house tayo ng agenic natin o yung Brazilian whitening natin. Kasi gawa ng napansin ko mga kasapi, ang daming mites. So kaka-molt lang ito mga kasapi. Ayan, so ayan yung molt niya. Ito yung molt niya mga kasapi. Nakikita nyo, ang ganda niya ngayon. Ayan no. Yung ganda nito mga kasapi, kaya natin i-rehouse kasi may napansin ako. Ayan, so ipo-focus natin. Ayan o. Kung mapapansin nyo, may mga puti-puti, di ba? So ayan, dami o. Ayan, yung mga yan. Gumagalaw, nakikita nyo. Ayan o. So mga mites yan kasapi, ayan. Mga mites yan, gumagalaw-galaw po o. So napakadelikado ng mites na yan. So i-rehouse natin muna siya. Ay, hindi pala rehouse. Ililipat natin siya dito mga kasapi. Ayan dito. Pansamantala. Siguro mga 24 hours lang. Para itong enclosure niya, ilalagay ko sa freezer. Ayan. Kasi ang mites namamatay sa freezing temperature. And hindi nyo na kailangan linisin, tanggalin, gawa ulit ng bagong ano niya, setup. Hindi na. Ilalagay lang natin sa freezer ito mga kasapi. At yung mites mamamatay na dyan, 24 hours lang, tapos ilalabas natin. So, i-update ko kayo sa ngayon, kukunin muna natin siya. Ang ganda ng genic natin, no? Female genic natin. Pero hindi ko pa nakikita yung ano niya, yung exob niya yan. So, maliit pa to. One inch leg pass to. So, pero para sa akin looks female. Yan, so ang daming mga puti-puti, oh. Yan, ang daming puti-puti, ayan, kaya nainis ako. Eh, sakto, buti nung naglabasan itong mga mites na to, tapos na siya mag-molt. Ayan, kasi kaka-molt niya lang mga kasapi, biglang naglabasan yung mites. Binasa ako kasi to, medyo basang-basa na to, kaya sabi ko baka ma-dehydrate to. Kasi yung nag-molt eh, so wow na wow. Ayan, so ito din, meron din pala akong balita. Kasi nag-setup ako ng ano, i-setup ako ng bagong enclosure natin para sa each makulata natin na malaki. Yung 3 inches natin na female. Yan, ang ganda nito mga kasapi. Sobrang ganda. Ayan o, nakita nyo. Kaso, ang problema, may napansin ako. Yan mga kasapi, nakikita nyo. Ayan o. Nakikita nyo yan mga kasapi. Yan o, may naglalakad na puti. Yan. So, may mites din. Kaka-setup ko lang nito. Kakalagay ko lang din ng hide niya. Tsaka ng kukupit niya mga kasapi. Yan, may mga mites. Nakitang-kita mga kasapi. Ang kapal na mukha niya, naglalakad siya. So, ganun din. Ang gagawin natin ay i-ano natin to. Yan, nakikita nyo diyan. Ayan o. So, hindi ko tatanggalin yung substrate nito lahat-lahat. Wala akong gagalawin dito. So, same lang. Gagawin ko dito mga kasapi. Ilalagay ko rin to sa freezer. Sobrang ganda ng gawa natin. Kaso na-infest ng mga mites. Yan o. Dito ko ilalagay yung ano, yung H makulata natin mga kasapi. Oh, ganda. Ito yung customized hide natin. So tayo lang gumawa nito, pinagtagpi-tagpi ko yung wood pieces. Yan, oh, nakita niyo ang ganda ng hugis, oh. Sobrang angas. Yan, oh. So yan yung harap na view niya mga kasapi. And sa likod, makakapag-hide siya na mabuti. Enough space siya. Yan. So, matagal-tagal siya dito. Makakailang molt siya dyan. Kasi medyo, yan, malaki-laki ito mga kasapi. Yan. And ito, yan. Ito naman ang Brazilian whitening. No, agenic natin. Ililipat natin mga kasapi. Kasi kawawa siya, yun. Daming mites, eh. Yan, oh. Dami, oh. Game. Sa-setup ko lang mga kasapi, ah. So, ayusin natin. Maglilipat tayo. Napakadelikado ng mites mga kasapi kasi pag nagmumold sila, pwede silang atakihin. Sobrang vulnerable nila pag nagmumold sila kasi gawa ng napakalambot ng balat nila mga kasapi. Kasi nga, diba? O kaya during molting process o stage, delikado yun. Mamatay sila dun pag inatake sila ng mga mites na to. So, tandaan nila natin mga kasapi. Yan. Hop.
Yun, napakabait. Hindi man lang tayo nahirapan. So, dito muna siya sa bagong enclosure ng mga kasapi. 24 hours ko muna siyang ilalagay dito. Dapat papakainin ko na to eh, bukas o sunod na araw. Kaso nagka-mites. Yan. Napakadelikado ng mites. Ang mites at molds ay parang parehas lang na delikado. Molds bumabara sa book lungs nila kung saan sila umihinga. Mites, ganun din. Pwede rin bumara. Tsaka parang puto lang, titirahin sila na titirahin hanggang matuyot sila. So hindi maganda sa katawan ng tarantula yun, mga kasapi. Yan, no? Mga infestation, no? Lalakad pa siya, tuwang-tuwa pa siya, oh. Imagine niyo yung tarantula niyo nagpapalaki. Tapos yung mga surot na yan, o yung mga infestation na yan, hihigupan sila ng lakas, sustansya. So hindi maganda sa katawan ng tarantula yung mga yan. So yan, mga kasapi, ganun ang pinaka-importanting bagay kung bakit kailangan natin maiwasan yung mga mites na yan. Kasi hihigupan nila ng lakas yung mga tarantula natin. Pwedeng manghina ang tarantula natin, kulangin sa sustansya yung katawan, pwedeng mamatay during molt. So ang gagawin natin ngayon, mga kasapi, sa pinakamadaling paraan nang hindi natin kailangan ayusin to, halungkatin, tatanggalin ko lang tong pinagmoltan niya, mga kasapi, yan. At tanggalin ko lang, yan. At isa-set up na natin siya. So game na. Ano natin yung freezer natin, mga kasapi, yan. So saktong-sakto sa freezer to, mga kasapi. Malit lang naman yung rep ko, pero saktong-sakto to. Doon ko siya ilalagay. Yan. So ewan ko na lang, good luck. O yan, no? May hotdog pa siyang kasama. Good luck kung hindi siya mamatay dyan. Itong isa, kasya din dito. Tagiliri natin. Yan. So dyan sila, mga kasapi. Ipi-freeze natin sila dyan para masarap sila prituhin. O, di ba? And lalakasan natin na konti yung freezer natin. Yan. So balik tayo sa ano natin. Yan. Yan siya. So 24 hours muna siya dito, mga kasapi. Ano? Yan, o. So yun, mga kasapi. So ipapahinga na natin tong alaga natin. And yan. Sana may natutunan kayo sa video niya to. Huwag nyo naman kalimutan palang i-subscribe yung channel natin. Yan sa baba. Click nyo yung subscribe. And ano nyo na rin, i-like nyo na rin yung video at i-share kung sakaling nagustuhan nyo. At gagawa pa tayo ng magandang guide sa yan videos. And sa susunod na araw, rehouse natin yung H. Maculata natin. Gamit yung bagong enclosure natin. So yun lang, mga kasapi. Salamat sa suporta.